What's up, everyone? This is your boy Bien from Bien Moto TV again and again and again. So, yun ako, bagong araw na naman ngayon. Ibig sabihin, bagong vlog na naman ang mangyayari ngayong araw. So, ngayon, pupunta ako ngayon sa Yamaha at magbabayad tayo sa isang motor. And yan, samahan niyo ako. So, igagala ko rin kayo dun sa Yamaha na yun. Well, actually, yung Yamahang pupunta natin is hindi yung Yamahang pinunta natin nung nakaraang video. Ibang Yamaha to. Ito yung pinakamalaking Yamaha dito sa Cebu. Para siyang Yamaha 3S shop ng nasa ano, BGC ata to sa Manila. So, ito yung ano, big bike store talaga dito. Ano, big bike. Big bike shop ng Yamaha dito sa Cebu. So, hope so, maraming motor na maganda ron para maipakita ko sa inyo. Okay? So, yeah. Without further ado, samahan niyo ulit ako. And maraming salamat. Sana tapusin niyo itong video na to. And sana subscribe din kayo. Okay? So, yun. Ingat lang. So yeah, sige, tara na. Balitaan mo na lang kayo pag nandun na ako. Okay, so dito na tayo. Minsan pag kinakamote ako dito ako nagtatapstick-tapstick. Yan, kamote. Ito yun. So tingin na, daming tao ngayon ah. Puta, saan tayo paparada niyan? Tayo pumarada kasi medyo may kainitan dun. So tingin tayo kung may bagong motor na nakaparada dito. Isang R15, may MT10, MT9 yata to, at kung ano-ano pa na motor. Yan, daming motor. Kanaul, so tayo magbabayad lang naman, sino tayo magtatanggal ng helmet. So yun, tapos na tayo magbayad. Tingin tayo ng ibang motor dito. So meron ditong Yamaha NMAX na bago. Meron din sila ditong MT15 at SZ at FC. Okay, so yun, tama, SZ nga to and FC.
And dito naman is MT-15 again. And ito is MT-03 yata to. Hindi ko sure. So, yun nga, no? Hindi ko sure kung anong motor to. So, yun. So, sa likod naman, meron silang Soul Eye. At di ko alam kung ano yung motor na yun. At meron mong scooter at sniper. Okay. So, yeah. Doon naman tayo sa mga big bike. And yun na nga, no? Dito sa mga big bike, tingnan natin kung anong mga motor dito. And yun. Ito, isang Tenere 1200. Ganda, no? Napakaangas. Ito yung adventure bike ng Yamaha. At meron din sila ditong Tracer 900. Ito yung same bike na ginagamit ni Sir Arch ng Zero One Moto. And MT-10 na ginagamit ni Katagumpay. Napakaangas. So, yeah. Try nating upuan. Okay? Try nating upuan. Uupuan ko sana kaso nga, malalaman nyo. Wait lang. So yun, R1 no? Meron dito R1 no? R1 at Legendary XSR 900. Napakaangas nitong XSR na to. Well, ganda. Pero, tara na. Doon tayo sa R1. Ito yung mas maganda talaga. Pero depende rin naman yan sa preference. Tingnan nyo naman no. Ganda talaga ng R1 guys. Napakaganda. Pero kung papipiliin ako sa Kawasaki or Yamaha, I'll go for Kawasaki sa Ninja CX-10R. Lalo't lalo na dumating na yung 2021 na CX-10R guys. Search nyo sa Google kung gaano kaangas yung itsura na napaka-pogi. So napakaganda na, napakaganda rin naman talaga actually ni Yamaha R1. Pero yun nga no, mas prepare ko talaga yung itsura ng ZX-10R. Okay, so yan, ganda-ganda. Napakaangas talaga. Yan yung RAM air niya. So yun, balik na tayo, umi na tayo. Hindi, puputok ni Pupatanto pala tayo. Tignan ko lang pala. Tignan yun. So guys, merong R15 dito. Tignan natin ganong pinagkaiba ng laki. So yun, kung nain ako curious kayo kung anong pinagkaiba nila, ganyan sila, yan. Yan po yung pinagkaiba ng RC tsaka ng R15. Mas malapad talaga yung R15. Kahit 150cc siya, no? Diba? Napakalapad, no? Ganda rin talaga ng R15, guys. So yun. Laki-laki rin din talaga, no? So yun, shout out kay Kuya. Pinayagan niya tayong i-film yung R15 niya. So, ganda rin talaga ng R15. Mapagkakabalan talaga ng ano, no? Pag hindi ka marunong sa motor, mapagkakabalan talaga ng big bike yung R15. Oo. Ang lapad eh. Oo. Pagkakamala talaga malaking motor eh. So yan guys, dito mas flat, mas mababa to kumpara dito. At mas sub-sub si RC compare kay R15. Pero solid din dito. Solid guys. Eh, pwede sakyan? Pwede sakyan? Sakay na rin yung akin, try mo sir. So tignan natin, mas mababa siya compare sa RC nga. Mas mababa
Mas mababa. Mas mababa? Oo, mas try mo sir. So, tatry ni kuya ang RC ko. Eh, ang anong height mo kuya? 5'6 lang ha? 5'6 so 5'7 pag 5'7 medyo abot na abot. Di katulad ko 5'5 ting kayad. Pero mas maganda yung ano mo? Yung mono mo ba? Ha? Yung full frame mo? Yeah. Ganda. I don't sa yung sa akin medyo matiga. So yun yung comment ni kuya sa RC natin. Masarap daw upuan. Pero kung inupuan nyo kaya, anong mas masarap gamitin? Ano mas masarap upuan? Ano yung parang mas oh, mas parang relax upuan? Mas okay sa'yo kasi maliit dito ba? Oo. So from the R15 user yan, si kuya, yun yung sabi niya sa RC natin. So yun. Isa pa ulit na ano, tingin? Yan, ganyan siya guys, di ba? Napad din talaga ng R15, di ba? So yun, salamat sa may-ari na itong R15 at mabait ka usap. So uwi na at ako'y may pupuntahan din pa. Kuya, salamat. Hindi, nagbayad ako ng isa kong motor. Yung NMAX. Bayad. Alin? Wala pang isang taon, bago pa lang. Bien Moto TV boss, subscribe ka naman. Sa? Sa YouTube. Bien Moto TV. Brand Moto TV. Hindi, Bien. Bien? Bien, B-I-E-N. Bien? Oo, ito ko yun. Patingin. Wala kasi akong sticker na dali. Ay, nag-vlog ka rin kuya? Ano ba yan? Tawag din? Subscribe? Oo, oh, ilalike kita. Yun! Saan na ba yung sticker ko? Ito. Ayan boss, ganito. Bien Moto TV? Oo boss. Okay. Yan, sige. Yun! Shoutout sa'yo kuya. Oh. Bago lang eh. Yun, shout out talaga kay kuya, napakabait. Pinayagan niya tayong i-film yung R15 niya. So shout out kay kuya, napakabait. Sana all power. So ito yung mahirap pag gantong oras, ang init. Bawal upuan yung mga big bike doon. Sarap sadang mag-testing. So balang araw magkakaroon din tayo ng mga big bike mobster. Suportahan lang tayo. Aim high, never surrender talaga yan. So yun nga pala guys, so, gusto ko ibalita sa inyo yung bagong CBR 150R, yung
kamukha na ng CB250, CBR250R nandito na sa Pilipinas. So yeah, ito, papakita ko sa inyo sa screen. So yan nga, no, dumating na siya dito sa Pilipinas and officially na siya, pinost na siya ni Honda Philippines Incorporation sa Facebook page nila, pinost na nila na available na dito sa Pilipinas. Ang tanong nga lang is kung yung malalapit na Honda sa inyo is meron ng stock ng ganon. So tingnan natin, daan tayo sa Honda na malapit sa bahay. Mindset. Pagka may mabilis na tumatakbo, gusto ko din habulin, ganun, kamote. Pero sana wag na wag kong gagayahin yung ganung kakamot, ganung mindset, guys. Hanggat maaari, lalo na sa mga bagong rider. Napakapangit talaga nun. Yung billboard na yan, bago mag billboard na yan, Motology na po. So yun, tatawid na tayo. Pasensya na, hindi ko kayo madadala sa Motology. Pero next time, don't worry, pupunta rin tayo dyan sa Motology, guys. So sana pag pumunta tayo sa Motology, nandun si Crush, si Jet Li. So yun, yun talaga yung gustong gusto ko makita ang vlogger, si Ma'am Jet Li. Cool. Ang cool. So, yun. So, yun. Thank you again sa panonood. Paalam for now muna.